Hello mga palangga, welcome to my channel. So for today's video guys, mag-self makeup po tayo kasi this morning meron pa akong client na darating hair and makeup. So kailangan din natin maging maganda sa paningin niya. So ayan, ginawa ko, nag-skin on muna ako. Syempre naghilamos first, 'di ba? Ayan, nag-skin on muna ako para malinis ang aking face. So ngayong araw lang naman 'yun guys kasi may nagpa-appointment sa akin kasi mag-attend daw siya ng kasal. So, kaya nag-ayos tayo guys para maging maganda tayo sa paningin ng kliyente. So, ayan, ginawa ko. Nag-primer na ako after ng pag-inis natin sa ating mukha. Ayan, naglagay ako ng konti sa aking mga palad. And then, ipapahid po natin yan sa ating all over the face guys. Yan ang primer na tinatawag para pag nag-makeup ka, madikit ang mga makeup na i-apply natin sa ating mukha. Kumbaga, long last ang ating makeup. Hindi nahuhulas. Ayan ang ano ng primer ang ginagawa sa ating mga face guys. So after na primer natin guys, naglagay tayo ng concealer. Yung concealer guys, yan yung mga nagtatapal sa mga eye bag natin sa ilalim ng mata natin. So katulad ako, ma-eye bag ako guys kasi gabi na ako natutulog, laging puyat kasi movie marathon ako eh. At the same time, nagsusupport din sa mga ano natin, mga amiga sa YP. So ayan guys, matapos natin maglagay yan, i-blend lang natin ng gusto para mataktan lahat ng mga blemishes at mga eye bags. Ayan guys, ganyan yung mga ginagawa ko kapag nag-concealer kayo, ganyan lang dat lang ang gawin nyo para umano siya, mag-blend siya doon sa ating face. And then mayroon pa tayong ilalagay guys. Ayan yung aking mga brushes, pinakikita ko sa inyo. So yun, may napili ako. So another, lagay po tayo ng foundation. Ayan guys, ayan, pinakita ni Anne yung kanyang foundation. Ilalagay natin yan guys. Pagkatapos nyan, paglagay natin yan guys, of course, i-blend din natin uli yan guys. Panibagong lagay yan guys sa ilalim ng mata. Kasi yan talaga yung importante, yung foundation. Kasi yung kanina, concealer, yun ang mga nagtatapal sa mga eye bag. So, yan na yung nagpapablend guys na para maging makinis ang ating face. Ayan po, ano-ano na lang mga pinaglalagay ni Aunt Colority sa kanyang pagmumuka. Ganyan talaga yan guys, pag nag-makeup ka guys sa ating sarili. Kailangan matuto tayo para pag mag-attend tayo ng mga okasyon, alam na natin, hindi na tayo magbabayad, di ba? Kaya magkakaroon kayo ng tip kapag napanood nito ang aking ano vlog kung paano mag-makeup sa ating sarili. O, di ba guys? Charot. Ayan guys, nag-apply na rin ako ng powder. Biniblend ko doon sa foundation. So next natin guys ay maglagay tayo ng eyeshadow. So ang napili kong eyeshadows guys, eh syempre yung pang daytime. Hindi naman pwedeng smoke kasi pang morning tayo eh. So kailangan light lang guys para hindi masagwa. Tsaka para maganda sa paningin din ng client natin. Kasi ang smoke guys, ginagawa ito paggabi o kaya may mga pageant. Yan po ang karamihan at madalas gamitin kapag nagpa-pageant at panggabing makeup. So ayan, after ng shadows natin, syempre yung kilay is light. So bahala na kayo guys kasi yung kilay ko medyo tabingi yan, kaya medyo nahirap ako dito sa kabila eh. Kaya ayan guys, yan yung aking everyday makeup na ginagawa sa akin mini salon kapag may mga appointment tayong hair and makeup. Ngayong araw lang naman yan guys yung ginawa ko na yan. Siyempre diba, gusto natin maging presentable sa paningin ng ating mga client. Ayan, ganon guys. Siyempre, hindi nawawala ang blush on. Slight lang din guys. So after nang lagay natin ng blush on, naglagay na tayo ng cheek eye. So alam nyo ba guys, na favorite ko talaga maglagay ng cheek eye. Did na did talaga ako dyan guys. Alam nyo ba yun? Alam ko hindi. Charot. So after nang lagay natin ng cheek eye guys, yung ating ano yan, tawag dyan guys. Nawala tuloy ako. Eyelashes guys, naglagay tayo ng eyelashes. Pampadagdag ganda yan guys, ang eyelashes, di ba? So yan guys, makikita nyo mamaya ang aking outcome. Janjuran, ayan na guys yung aking outcome. O di ba, parang walang nagbago guys. Charot. So yan guys, thank you for watching.